Hey guys, it's me, Coach Enzo. Welcome back to my YouTube channel. Yeah, so magandang hapon po sa inyong lahat. So, nandito po ulit yung lingkod na hindi nga daw nakikita sa... Hindi, okay lang po yun. So, ayan po, sinabi na ni Coach sa yung aking background. So, magpapakilala na lang po ulit ako. May bago po ba dito? So, ayan, lahat po kami are jurista. So, ayan po, ako po pala si Coach Maricel Mapa from Bulacan. 36 years old po ako. Mother of 4 kids, yung 4 po yung aking anak. So, ayan po, isishare ko lang po sa inyo paano ko po ba nakilala si Arjur. Ayan, so for today's vlog, so napakaganda ng episode natin today. So episode talaga, di ba? Parang naging series na siya. Ayan. So today, andito tayo sa head office ng Arjur. Ang maganda kasi dito ngayon, DB Tuesday Habit. So ma-feature tayong inspirational story or kwentong Arjurista na talaga namang nakaka-inspire. So dati kasama ko lang siya sa Arjur. Ngayon, ang laki yung transformation niya bilang Arjurista. So, samahan niyo ako, introduce ko siya at interviewin natin siya para makakuha din tayo ng tips at inspiration kung paano niya naabot yung pagiging speaker dito sa Arjur. Tara, samahan niyo ako, guys! So, ito na, guys. Tatawagin ko na po yung guest po natin for today's vlog, no? So, walang iba kung DC Coach Michelle Mapa. Ito na po! Tara! Yeah, hello Coach Michelle. Hello, good morning. Batiin mo naman yung mga kapwa nating Arjurista. Hello po sa kapwa kong Arjurista diyan na nanonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. So welcome po tayo ngayon sa magandang vlog ni Mentor Enzo. Ayan. So sa mga hindi pa po nagsusubscribe, no, hit niyo na po yung subscribe button. Ayan. And click the bell notification button para updated po tayo sa mga future videos natin. Ayan. Ayan, so Coach Michelle, hindi ko na papatagalin. Alam ko yung pinagdagaanan mo kasi bago ka mag-Arjur. Pwede mo bang ikwento bago ka mag-Arjur, ano yung ginagawa mo? Kasi yun yung gusto mong mapakinggan ng iba eh. So ano po, bago ko po nakilala si Arjur, isa po akong single mom. So kabubroan na lang po nung time na yun is kahiwalay ko lang po sa dati kong asawa. May 4 po akong anak na siyang binibigyan ko po ng atensyon para po suportahan sila. Dahil ako lang naman po talaga yung inaasahan nila. So mahirap po bilang isang ina na mapawalay ka sa mga anak mo. Lalong-lalo na po nung time na nagkahiwalay po kami. Mga malilit pa po talaga sila. So sobrang, alam niyo po yun, so sunod-sunod po talaga yung naging struggle na pinagdaanan ko since 2013, 14, 15. Grabe po talaga ang hirap ng pinagdaanan ko noong time na yan. So anong ginawa mong mga trabaho para makasurvive sa pang-araw-araw? So nung ano po, 8 years po ako naging factory worker. Doon po ako nag-start na bumangon para po sa mga anak ko. Then, nabigyan po ako ng pagkakataon na makapasok po or ma-apply sa isang fast food chains po. Yan po yung Samang Inasal. Isang taon din po ako dyan. So dahil po sa lockdown, totally po talaga ako nawala ng trabaho. Pero hindi po ako pinahinaan. So ang ginawa ko po nung time na yun, natuto po ako mag-online. Maliban po sa business ko na to, natuto po ako mag-online ng kahit ano-ano. 10 piso man, 15 pesos, 20, ginrab ko po yan. Halos tanghaling tapat po, nasa gitna ko ng kalsada para lang po gawin yung trabaho ko. Para po masuportahan ko yung mga anak. So paano mo nakita si Arjur at paano ka nagsimula? Pwede mo bang ikwento sa amin? So yun po, nakita ko po si Arjur. So nung since 2016 po, meron sa akin nag-offer nito. So nung time po na yun talaga, nasa struggle po ako. So ang problema lang po talaga is puhunan. Siyempre po, alam natin, kapag nasa factory po tayo, is yung sahod natin sapat sa lang. Para, sapat lang po yun para sa ating pamilya. So nung time po na yun talagang gustong-gusto man, pero hindi po agad talaga nag-grab. Kasi nga po for financial. So ang kagandahan po niyan is dumating po yung time na talaga naman pong pinush ako nung taong nagpakilala po sa akin kay Arjur. Nasabi niya po sa akin is kung gusto mo talagang gawin to, tutulungan kita. So ganito po yon, binigyan niya po ako ng isang package. So sabi niya po sa akin is ibenta mo yan,
palaguin mo, saka mo na lang ako bigyan kapag kumikita ka. Parang kilala ko yung taong to, yung pinag-usapan yes, natin. Yes, yun po. Yan po yung aking mabuting apply. Nasun to be po ngayon, isang kembot na lang po, millionaires. Ito o, si Coach Cesar. Ayan, diba? Ito yung picture niya, guys. Ayan. So, ayun. So, yun na yung kung paano ka nagsimula. No? Okay. So, mahaba din yung journey mo dito sa Arjor. Maraming hirap na pinagdaanan, okay. Diba? So, maraming challenges, pagsubok, maraming problema. And maraming rejection. Tama. Diba sobra. Ganun yung pag-network, maraming rejection. Yung talaga po yung kailangan nating sabi nga niyan, kailangan marunong tayo mag-handle ng rejection. Ayun. Kasi pag hindi talaga, talo po tayo. Yun. Kaya ka nakasurvive kasi marunong ka mag-handle ng objection. Of course, positive yung mindset yes, to begin with. Totoo po yun. So, paano ka naman na natutong mag-present, diba? Kasi hindi naman lahat ng arduista napakagaling ng mag-present kapag join pa lang. Pero ano ba yung pinagdaanan mo para matutunan mo talaga mag-present? So yung business? Pinagdaanan ko po before po ako maging speaker, so napakahirap po talaga. Hindi po siya as in basta-basta. So ano po noon, time na yon. Talagang tinitraining po kami doon na kailangan bawat isang slide. Hindi ka po alis doon sa isang slide na yon na hindi mo po siya kabisado. What? Hindi mo siya naiintindihan. Grabe. Hindi po ikaw tatawid sa another slide na hanggat yung isang slide po na hindi mo po talaga po siya kailangan ipaliwanag ng maayos sa tao at maiintindihan po nila. Parang Squid Game ba? Babarilan kapag nagkamali. Ganun po siya. Ayan, so take note guys ha, ito po yung picture niya. Ayan, no? Naka-blindfold po siya. What? Yung nagpipresent po siya during the training ng speakership ng T3. So ganun po kalupit yung training po nila kung saan talagang mahasa sila para maging magaling na speaker. Ayan. So ilang gaano naman katagal yung training para maging speaker? So ano po yun? Nakadepende po kasi yan sa inyo. Kung halimbawa mas bibigyan niyo po siya ng maraming time para po mag-practice, mag-memorize, so magiging madali lang po yung pagpunta niyo po sa level 5. Pero medyo halimbawa nga po talaga, sabi nga nila, idadaan mo lang po siya sa biro-biro, hindi po talaga ma-achieve mo yung level 5. So, inabot ka rin ng 2 months o 3 months? Hindi po. Ano lang, one and a half. Oh my God! Wow! 1.5 months lang po. Almost 2 months, no? Apo. So, ganun guys yung T3 program natin. At pwede po kayong mag-enroll yung po yung kagandahan. So, apo. Actually, hindi lang po team namin, Dream Builders Superstars o Dream Builders, actually as a whole, pwede pong talagang mag-enroll. For free lang po yan guys. So, may mga mag-mentor po sa inyo. Kasama na rin po ako doon. Minsan kasama po ako sa weekly mentorship program po nila. Ayan, kung saan talagang hinahasa po natin sila para maging isang leader and maging speaker tsaka maging future leader na rin. Guys, nakita nyo naman kung gaano kadeterminado si Coach Michelle at very hard work siya para at least magpatuloy yung journey niya dito sa pag-arjor. Diba, Coach? Ayan, so hopefully mag-inspire po kayo sa kwento niya. Ayan, mamaya isasalang na po siya sa stage, magpipresent po siya. So, makinig kayo guys. So, pakinggan niyo po yung life-changing opportunity na ipipresent po ni Coach Michelle Mapa. So, ayan, Coach. Sa ngayon pa lang, congratulations. Thank you po. Nakaka-inspire ka po talaga. Hopefully guys, gayahin natin yung kwento niya no? Na hindi hadlang po yung mga pinagdaanan niya para marating yung pagiging speaker din ng Arjor. So, ayan, congrats Coach Michelle. And, thank you po. Of course, sa mga hindi pa po nag-subscribe, alam niyo na po yung gagawin niya. Ito na thank po, guys. You po. Subscribe na po kayo. And see you again to our next vlog.